Hello guys, welcome back to my YouTube channel. At sa mga bago, welcome sa aking YouTube channel. Wala po akong ganap ngayon guys, kaya babasahan ko na lang kayo ng aking paboritong pocket novel na binabasa ko noong teenager pa ako. Char. Credit ko pala ito sa libro ng Heartmates at Pinoy Romance na sinulat ni Daniel, Kwentong Pag-ibig, Pinoy Romance na may pamagat na Aliping Puso. Ito po ay kwento sa isang babae na pinangalan ng Karen at sa kanyang naging nobyo na Sir Raymond. Kaya ito, simula na natin ang episode 1 or unang episode. Malakas ang kabang bumundol sa dibdib ni Karen nang mapasakamay niya ang sulat. Darating si Raymond bago mailibing ang ama nito. Napalunok ang babae. Humugot ng buntong hininga. Kahit paano ay nakatulong yun sa naninikip niyang dibdib. Magkita rin tayo sa wakas, Raymond. Mapakla ang ngiting sambit niya. Tatlong taon ding nawala ang lalaki at pakiramdam niya ay dumating na ang oras ng pagtutuos. Tinungo niya ang terasa at inilibot ang paningin sa malawak na lupain. Ang lupaing pag-aari ni Narimon at ngayon ay sa kanya na dahil siya ang naging pangalawang asawa ng ama ng lalaki. Nangilid ang kanyang mga luha. Masakit balikan ang nakaraan pero hindi maiwasan. Isinumpa niya ang kanyang sarili na magbayad ang may utang. Lingid sa kanyang kaalaman ay may mga matang nalilisik sa galit ang nagmamasid sa kanya. Nang hindi ito makatiis ay lumapit. Hindi ito agad na puna ni Karen. Abala ang isip niya sa nalalapit na pagdating ni Raymond. Ang lakas ng loob mong magpakasal sa isang lalaking halos ama mo na, yata. Sabi ng isang tinig buhat sa kanyang likuran. Naikuyom niya ang kamao upang huwag mabuliyawan ang nagsalita. Bumilang muna siya bago pumihit para ito ay harapin. Nakilala niya ito, isa sa mga kamag-anak ni Don Joaquin. Pamangkin ito ng matandang lalaki. Antipatika na ang dating nito kanina nang makilala niya. Bakit sa nangangalagaiti, Sarah? May dahilan para kamagalit? Buong tapang niyang sagot. Nagtagumpay ka na. Paikutin sa iyong palad ang Tito Joaquin. Sa isang iglap ay isa ka ng donya. Halos lumitaw ang mga litid sa ugat na usig sa kanya ni Sarah. Napakunot ang kanyang noo sa narinig. Ano ang kinalaman mo sa relasyon namin ni Joaquin? Mataginting niyang tanong sa kausap. Sandaling natigilan ito. Ikinuwento ka sa akin ni Raymond habang nasa Amerika siya. Ibig mo lang daw siyang gantihan kaya pinakasalan mo ang kanyang ama. Agad nitong sagot. Nanigkit ang kanyang mga mata sa narinig. Napakarami mo naman yatang nalalaman. Humihingal siya sa galit. Niyang usig nito. Napaatras ang babae sa nakitang puot sa kanyang mga mata. Bumakas ang takot sa mukha nito. Nawala ang katarayan. No, nothing. Hindi naman siya nagkwento ng mga bagay na hindi nasakop ng aming pagiging magkaibigan. Kung wala kang alam ay manahimik ka na lamang babae. Kung ayaw mong madamay sa puot ko, gigil niyang bigkas sa mariniing tinig.
Hindi mo ako matatakot, Tita Karen. Kahit malaya ka na kay Tito Joaquin, ay hindi mapapasa iyo muli si Raymond. Leave me alone, Sarah. Inuulit ko, Tita Karen. Kami ng aking mama ang una mong makakambangga. Pagkasabi noon ay padabog siyang iniwan ng babae. Nang mawala sa paningin niya si Sarah, ay unti-unting nawala ang galit sa kanyang magandang mukha. Ang pumalit ay kalungkutan. Ayaw man niyang aminin, pero sa sulok ng kanyang puso ay sabik na siyang makita si Raymond. Nakaramdam siya ng pagod. Dalawang gabi na rin siyang puyat. Mula nang mamatay si Don Joaquin, ay hindi siya pumapasok sa master's bedroom. Binuksan niya ang pinto ng terasa. Mula sa kinatatayuan, ay kita niya ang lawak ng hardin. Ang mga taong naglisaw sa paligid, iba't ibang mukha. Hindi niya halos kilala ang ilan sa kabilang sa mataas na lipunan kinalalagyan ni Don Joaquin. Anong kapalaran ang naghihintay sa kanya sa malapalasyong bahay na ito? Lalo na makakasama niya ang anak nitong si Raymond. Paano niya pakikitunguhan ang lalaki? Bilang anak o bilang isang kaaway? Ngayon pa lang ay naguguluhan na siya. Dapat ba niyang lisanin ang mansyon matapos na malibing ang matandang doon? Gulo ang isipan niya ng mga oras na iyon. Tama si Karen. Sa isang iglap ay magiging kanya ang malawak na lupain. Sampo ng ibang kayamanan ng matandang lalaki. Pero bakit wala siyang makapangligaya sa kanyang puso? Isa lang ang mahalaga sa ngayon. Bukas magkakaharap na sila ni Raymond. Kahit puyat ng mga nagdaang gabi, ay pinilit ni Karen na bumangon ng maaga. Ngayon ang dating ni Raymond. Kailangan maging maganda siya sa paningin ng lalaki. Saglit na natigilan ang byuda. Ano itong ginagawa niya? Umaasa pa rin ba siyang muling mamahalin ni Raymond sa kabila ng kanyang ginawa? Matamlay na tinungo niya ang banyo at nagmadaling nagbihis. Ilang sandali pa at kausap na siya ng ilang kamag-anak ng pamilya. Mga kamag-anak na hindi niya alam kung pakitang tao lang ang pakikipag-usap sa kanya. Nang hindi matagalan ang init sa loob ng bahay, ay tinungo niya ang hardin. Kahit sandali ay nais niyang mapagsulo. Masaya ka na ba, Karen? May diin sa tinig na sabi ni Raymond. Nagitla si Karen nang marinig ang tinig ni Raymond. Pero hindi siya nagpahalata sa bagong dating. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga bago nagbaling ng tingin sa pinanggalingan ng tinig. Bakit mo naman nasabi iyon, Raymond? Sagot niya sa mahinahong tinig na pilit pinatatag ang sarili. Narito sa harapan niya ang lalaking hindi nawala sa kaniyang isipan kahit nang ama nito ay kaniyang pinakasalan. Naghuhumiyaw pa rin ang kanyang puso sa laki ng pagmamahal niya rito. Ibig niya itong sugurin ng yakap at hagkan. Upang mawala ang naramdaman, ay pilit niya sa isipan ang naging kasalanan nito sa kanya. Pilit niyang nilabanan ang damdamin na umalpas ng mga sandaling iyon. Damdaming punong-puno ng pananabik. Gusto na niyang sumbatan ito sa nagawang kasalanan sa kanya. Na ako ay mapaghigantihan? Tila kulog na dugtong nito. Ngumisi siya na tila nanunuya. Bakit kita paghihigantihan? May nagawa ka bang kasalanan sa akin? Nag-uuyam niyang tanong. Bakit ang aking ama, Karen?
sumbat ni Raymond. Wala siyang kasalanan sa mga namagitan sa atin. Napaiksi si Karen. Tiningnan ng matalim ang lalaki. Kung nakakamatay marahil ang titig, ay kanina pa humandusay ito. Napakataas ng tingin mo sa iyong ama, patuya niyang sagot. Kasabay noon ay may naramdaman siyang kirot sa kanyang dibdib. Pinagbibintangan siya ng lalaki na siya ang may kagustuhang makasala sa ama nito. Nagtagumpay kang magkaroon ng karapatan sa kayamanan ng mga Pascual, Karen. Pero hindi ko hayaang lustahin mo ang pinagpaguran ng mga magulang ko. May pagbabanta sa tinig na sabi nito. Dahil sa narinig ay may nabuhay na puot sa dibdib na nalaga. Tutuhanin kaya niya ang bintang sa kanya ng lalaki? Taas ang noong tiningnan niya ito. Bakit ka natatakot, Raymond? Tama lang na magtamasa ako ng ginhawa dahil katawan ko ang ipinuhunan ko para makamtan ang lahat ng ito. Nagmamalaki niyang sabi. Nanigkit ang mga mata ng lalaki sa narinig. Kung alam ko lang na salapi ang mahalaga sa iyo, hindi ko na sana sinunod ang papa na mag-aral ako sa ibang bansa. Binayaran ko na lang sana ang aking kalayaan sa iyo. Gigil nitong sakot. Umismit siya. Magkano naman ang ibabayan mo noon? Samantalang ngayon, akin ang lahat ng ito. May tagingting sa tinig na sagot siya. Puot na tumitig sa kanya ang lalaki. Ibang-iba ka na, Karen. Ikaw ang nagturo sa akin para magbago, Raymond. Hindi mo ako masisisi. Pagkasabi noon, ay iniwan na niya ang lalaki. Naiwan si Raymond na nakatiim ang mga bagang. Hindi ka magtatugumpay sa binabalak mo, Karen. Bigkas nito at napahawak sa puno. To be continue bukas, mga loves, sa ating episode 2. Aabangan niyo kung anong mangyari sa pamamagitan ni Raymond at Karen. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-comment na din. At syempre, bonus na rin kung i-share ninyo, mga loves. Thank you so much sa pakikinig ng ating kwento. Sana ay nagustuhan ninyo at abangan ninyo ang episode 2 natin. Bye!